kami ng prep for Pride About Love na mapapanood yung pinaghirapan namin yung TBA studio. Harid ng film fest. Dako po! Oo, ang hirap kanina. Paano ba? Kasi ano lang naman eh. Siyempre nakagulitan kami na napili ang Pride About Love for this coming anime prep. And, yes, diba? And, natapos na namin to, parang start pa lang sa year, tapos pinasa nila, and we're just very excited and honored to be part of this MMM. Yeah, it's very good feedback so far, mate. Wow, wala thank pa, you. Wala pa kami nakita na wala po ba? About your combination with Yang. I'm happy. It's my first time working with Yang, and he's very honest. She's very humble, sensitive. Yes, sobrang ano niya, as an actor. Kasi first time namin mag-work, napaka-giving niya. Napaka... sobrang sweet sa set. Yeah. Parang bukay ng cha-cha-cha, sabi niya kanina. Yes, opo. Nag-ano kami, naglalaro. Siyempre, kapag dating na sa kantahan, wala na akong magagawa. Nanonood na lang ako sa kanya talaga. And yun, everyone sa set din, kapag siyempre kapag kumakanta, sobrang ganda ng boses niya. Sobrang heartfelt lahat ng mga scenes and mga songs siya for the film. Kaya kasi tinanong namin kanina kung nag-expect ba siya ng acting award si Yang. Ikaw ba ganun din? Kasi ang ganda ng review ng pelikula. Oh wow, thank you. With the acting award, siguro bonus na lang. I'm just happy na natapos namin yung buong pelikula. Nagampanan namin na maayos. Nagampanan ko na maayos yung role. And kung ma-nominate, yun na, bonus na sa akin yun. So from that point siguro, ayoko na mag-isip. I just want to enjoy yung festival with the filmmakers, yung mga Filipino filmmakers this year. And bonus na lang siya for me. What's so special about Write About Love? What's so special about this? Sa lahat kasi siguro na ginawa ko, this is my first time doing a love story talaga na may partner ako. Alam niyo naman, I've been doing films for a very long time, and with this one, it's my first time doing it with a partner. Kasi lagi akong gumagawa ng mga character roles, mga mabibigat na roles. And this is my first time doing a love story with Yang. And my first time na parang one of the main leads. Kasi di ba lagi akong napapart ng support. And I'm just happy na to be part of a big ensemble. And pasok pa sa MMM. Yes, sobra. Napasok pa sa MMM. Saan float ka sasakay? Napo po! Yan. Sabi nga nila, hindi ko alam kung ano yung ngayon. Pinagsasabihan nila ako. Nag-usap naman yung both sites, yung both producers, na maghahati na lang on the plane. Lipat. Yes, lipat-lipat na lang. I don't know nga na... Every 30 minutes na lilipat. Pwede naman. Kung basta, in the middle of traffic. Palit-palit ako ng shirt lagi. Parusan yung parada. Yung oo nga eh. It's my second time pa lang doing the parade. So, tingnan namin kung ano magiging setup with yung palitan namin. Pero nakapag-usap naman yung both sides, and I'm just very happy na pinayagan kami. Siguro baka after nito, baka magkaroon na ng rule ng MMFF na bawal yung magkaroon ng dalawang pelikula ng end. Hindi mo masasabi. Kasi, oo nga, kasi may parang 4 films na pasok na sa MMFF, di ba? Yung half 4. Yun na yung parang pagpipilian nila. So, tingnan natin. Yeah. I'm just happy to be part of the MMFF now. Ang ganda ng year mo, no? Sobra. Sobrang ganda ng year ko. I'm just happy na yun nga na sobrang, sinasabi kay Mario, na sobrang busy ako this year. Siyempre may stress doon, pero it's a good stress. Alam mo yun, yung when you think about it at the end of the day, kapag inisip mo yung schedule mo, di ba very blessed ka pa rin. Hindi naman lahat nahihinga ng gantong opportunity, na bibigyan ng gantong oportunidad. Kapag when it comes to... Parang may nangyaring hindi maganda pagdating sa person. Yes, my personal life. Well, alam nyo naman yung sa personal kong buhay. Kung ano naman, I've been open with it naman since nung nag-start kami. So, I guess kung ano yung napagdaan ako, I've answered it naman na hanggang doon lang talaga siya eh. And I'm just focusing on my work right now. I'm just happy na, syempre, even with my personal life, kung ano man yung nangyayari sa personal kong buhay, nagkaroon ako ng gantong blessings. Di ba, hindi mo naman po pwede talaga mahingi lahat. Hindi naman ibibigay sa'yo lahat sa pagiging Joser ng universe. Siguro maging successful ka sa career, sa personal mo hindi. Pero pag minsan yung iba successful sa personal na buhay, sa career nila.
they're struggling. So I'm just happy na binalance talaga nila eh. Binalance talaga ng universe sa akin. Paano magiging Christmas mo? For the longest time, meron kang ano, di ba? Yes. I guess for this Christmas, I'm gonna be spending my time with my family. It's my first time kasi ever since, parang lagi akong umaalis. For Christmas and New Year. Pupunta lang ako siguro, magla-lunch with them, and then aalis na kasi ako. With your girlfriend? Yeah. So ngayon, medyo iba? Oo, maiiba siya ngayon. Mag-iba yung setup for this year. So, tingnan na natin. Excited din ako kasi new experience for me to be spending my holidays with my family. And ayun, they're very excited kasi sabi nga nung daddy ko na ngayon ka lang ulit mag-suspend ng time sa amin. So, ngayon ko lang may time sa kanila. Susulitin natin yung time natin today. Ano yung feeling na kinasusok lamang ka sa friend? Ako po, as a star na, I'm just happy na kinusok naman nila ako. Hindi ko alam kung ano mag-feel eh. Salamat po na hate nyo ako. Ano ba? Pinaghirapan namin talaga yung Starla with Direk Onat and everybody sa staff and cast. Talagang pinagtuunan ng pansin every character. So mapapansin nyo naman with Starla, kahit ako kinasusok naman ako, madami pa rin napapansin ng ibang karakter. Talagang tinuon nila yung mga tao na magkaroon na time sa TV, ng time sa yung airtime nila with the story. And I'm just happy na napapansin lahat. As hindi lang sa akin na kinasusok naman or binamaltrato ko lahat ng tao sa Barrio Molina. I'm just happy to be working with Juday again. And she's very, alam niyo naman siya na mapagbigay na actress. It's sobrang galing na actress. And yes, sobrang po. Thank you. And alam niyo naman na kapag si Judy ang naka-eksena niyo, madadala na kayo lahat sa buong eksena, sa buong kind of scene. So I'm just happy to be part of this Starla project na sobrang, syempre sobrang laki ng utang na loob namin sa kanya. Patapos na rin yun. Yes, I guess matatapos na din po siya, malapit na kasi doon na din kami sa part na, yes. Kung ano may napanood nila last week, I guess with my daddy, dito. Ako last question. Sige po. Since this is about filmmakers na babae, ano experience mo sa mga babae na scriptwriters? Babaeng scriptwriters? Siyempre mas, with the scriptwriters, pag sa mga girls sa scriptwriters, I guess nagiging mas strong yung women. Talagang sinusulat nila na sobrang strong ng women. And this is the generation and time naman for it to be written. Kasi ngayong panahon na to, nagiging equal na yung sexuality ng lahat ng tao. And yun yung experience ko with the scriptwriters, screenwriters, and everyone na nagiging strong na sila, na nagiging focus na din sila. Yung mga hindi natin natatakal na story with the women's side, ngayon na yung nasusulat niya na nagiging equal na with the men's side. So, yun na-experience ko na, kasi dati nagiging tabu pa siya na hindi pinapakita yung mga story ng mga women. Kumbaga talagang, ito pa lang yung, paunti-unti pa lang yung pinapakita niya. But with this year, I guess this generation, nagiging mas equal na yung stories ng men, ng women. Hindi na siya nagkakaroon ng parang hierarchy or nagkakaroon ng kung sino yung mas mataas na sexuality. With this year, I guess, yun na experience ko, yung script very ano na, pantay na siya with everyone. Even the supporting cast of women, sobrang pantay. Even with the LGBT group, nagiging pantay na siya. Nabibigyan na sila ng time on screen. Lahat kasi ginampanan mo na. Opo. All genders. Yes, actually. Nagiging panan ko naman all genders. So, I'm just happy. 2020, are you ready for a new love? Right now, I'm gonna answer it siguro na I'm just going through the process kung yung paghihiwalay. Siguro magfo-focus muna ako with myself. And hindi ko muna masagot na kung new love for next year. I'm just loving myself right now. Yun lang siguro. Napaka-showbiz ang answer ko. Diba? Pero yun, kasi gusto kong i-enjoy yung sarili ko muna na parang single pa muna ako. And I guess makakalabas ako most of the time. Oo. Parang ganun. And, single and mingle. Oo, parang ganun. Wow. Yun lang naman ang mangyayari muna this year. And with my family, kasi it's my first time nga na I've been busy with work kasi my whole life, and syempre meron akong partner through that journey, and I guess with this one I'm gonna spend my journey with my family naman, with myself
having fun. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. See you so much. Thank you. Write About Love, Alerte Base to Josh, directed by Grisanto Aquino, di ba si? Dito po. Sa papa. Grisaldo yun. Grisaldo, di ba? Grisaldo.